Sunog lang yan eh. Mas marami pang mas matinding pinagdaanan yung gusaling yan. Inalagpasan niya nga yung matindihang bombahan sa liberation of Manila ng World War II. Testamento yan sa tataglang konstruksyon ng mga panahon yun. Yung mga dambuhalang pose at pader ng post office. Kung yung mga mandurugas na kontraktor ngayon ang gumawa niyan, nako, abo na agad yan. Nang makompleto noong 1931, ay tinawag ito ng isang tanyag na manunulat na without question, the most perfect example of neoclassical architecture in the Philippines today. 5 taon bago nito, ipinahanga ni Arellano ang lahat ng tinayo ang legislative building na ngayon ay ang National Museum. Disenyo ito ni Juan Arellano, isa sa mga arkitekto na sinasabing humubog sa Maynila. Ang tubong tondo at aral sa Amerika si Arellano din ang arkitekto ng Metropolitan Theater, ang William Moore Hall ng UP Manila, Rizal Memorial Stadium at ang unang bersyon ng Jones Bridge, at ang mga Capitol Buildings ng maraming lalawigan. Hindi kagaya ngayon na bara-bara lang kung saan tinatayo ang mga building, ang Manila Post Office noon ay bahagi ng isang malawakang plano para sa lungsod. Sa panahon ng physical na koreo at hindi lahat ay may access sa eroplano, naghanap sila ng isang lokasyon na malapit sa mga pier, sa barko, papunta sa mga pangunahing commercial areas sa Maynila noong mga panahon na yun. Escolta, Binondo. Siyempre, pinakamabilis dyan, Pasig River. Eh, yung sumingaw na chismis na yung sunog daw ay may kinalaman sa plano na i-convert ito sa isang hotel. Yung pangalawa, medyo totoo. Pero 11 years ago pa yon. Taong 2012, inanunsyo ng nooy Postmaster General si Josie De La Cruz na ang gobyerno daw ay nakikipag-usap sa grupo na nasa likod ng Fullerton Hotel sa Singapore, na isa ring dating antigong gusali. At surprise, surprise, ang Fullerton Building ay isa ring post office dati na nakatayo rin sa tapat ng Singapore River. Ngayon, ang 5-star na Fullerton ang isa sa mga pangunahing hotels sa Central Business District ng Singapore. At ang planong gawin na social na hotel, ang post office ay bahagi rin daw ng kampanya para palakasin ang turismo sa kabisera ng Pilipinas. At ang wasakin, ang building na yon ay wala raw sa plano ng kinakausap na grupo. Eh bakit nga naman hindi? Sa Europa, yung ganyan mga building ay nabibigyan ng panibagong buhay. Na kung hindi opisina, ay mga restaurant, shopping malls, museums at iba pa. Dahil ano pa nga ba ang silbi ng ganyan kalaking istruktura sa panahon ng email, messenger, Amazon, eBay at digital na kung ano-ano pa? Dahil ang pinakamahigpit na kalaban ng mga gusaling ganyan ay hindi apoy, lindol o anumang sakuna, kundi ang kawalan ng silbi at kapabayaan. At napapansin lang natin ang halaga ng isang bagay kung ito ay malapit ng mawalay. Sa nangyaring sunog, sana naman ay muling mabuhay ang gusaling ito na mula pa ng taong 1931. Teka, 1931? Teka, malapit ng maabo, muntik ng madali, pero di hamak na mas matanda pa rin sa post office si Juan Ponce Enrile. Mga kapatid, Cheryl Jose po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.